Hi guys! Good afternoon! Welcome to my channel! Sa mga new viewers po dyan, hello po sa inyo! Kumusta po kayo? Welcome po kayo sa aking channel anytime po. Ngayong araw po na to, gusto ko po ulit magbahagi sa inyo ng konting kaalaman base po sa aking pagtatanim ng mga gulay sa aking balkon. So ngayon guys, ito po yung nakikita nyo po na to. Ito yung mga buto ng okra po at buto ng sitaw na nakuha ko po sa aking mga pananim. Na ngayon ay matanda na, tinanggal ko na po sila kaya nagbinhi na po ulit ako ng mga panibago. So gusto ko pong i-share sa inyo guys na hindi po natin kailangan bumili ng mga buto. Kung regular naman po tayong nagtatanim ng mga gulay-gulay sa ating paligid, mas makabubuti po kung tayo ay magpapagulang ng mga bunga ng ating mga halaman upang sa ganon mayroon po tayong makuhang mga buto, may magamit po tayo na pwede po nating itanim sa susunod na pagtatanim natin. Kasi hindi naman po sa, base naman po sa inyong kaalaman, pandemic po ngayon. Hindi natatapos yung problema natin sa COVID. So, paulit-ulit na lang po, lockdown, ECQ, MECQ, nawawalan ng trabaho ang mga tao. So, hindi lang po natin kailangang maging wise sa pagtatanim, kundi kailangan din natin maging wise sa pagbili ng mga buto. Kung tayo po ay magpapagulang ng mga buto ng ating bunga ng halaman, kagaya po ng okra na to, ito po, pinagulang ko po ito kasi plano ko na po talagang hindi na bumili ng mga bagong binhi ng okra. So, nagpagulang po ako ng mga ilang bunga upang nang sa ganun ay may makuha po ako na pananim ulit. Kasi di po ba lagi po tayong may pandemic, lagi may problema, lagi nawawalan ng trabaho. So, mas mainam na hindi po tayo kailangan bumili ng mga buto. Kasi alam nyo po guys, yung mga butong binibili natin sa agriculture supply, ilang piraso lang din po ay halagang 50-55 na po ang isang pack. So, kung magpapagulang po tayo ng mga bunga natin, ay makakatipid po tayo ng malaki. Malaki po yung matitipid natin. At the same time, yung mga buto na makukuha natin ay sandamakmak. Kasi alam nyo po ba guys na sa isang pirasong okra na pinagulang mo, ang laman po nito, binilang ko po kasi ang laman niya kanina. Curious lang din po kasi ako. Ang laman po ng isang ganito ay 75 piraso. So how much more yung ibang bunga na mas malaki kumpara dito. So, ito hindi pa po ito gaano kalakihan yung pinagulang ko na na bunga. Kung mas malaki po yung bunga, siguro po ang mga buto nun ay aabot ng 80 to 90. Kaya kung ako sa inyo, mga mommy, daddy dyan, kung regular naman po tayong nagtatanim ng mga gulay-gulay sa ating paligid, magpagulang na lang po kayo na mga buto na pwede nating maging binhi. Lalo na nga po sa panahon ngayon, kailangan nating magtipid at malaking bagay po ang pagkakaroon ng mga sariling binhi natin na hindi na natin kailangan dukutin pa sa ating bulsa. Nandyan lang po yan sa mga paligid natin, sa ating mga pananim. Kung wala naman po tayong trabaho ng mga ilang buwan, mas mabuting bantayan po natin yung ating mga gulay-gulay at magpagulang tayo ng ating mga ilang pirasong bunga. Kasi bandang huli, tayo rin naman po yung makikinabang noon. So kagaya po nung sitaw ko, dito po nakalagay yung aking sitaw. Kaso lang po yung mga sitaw na yon, pinalitan ko na po sila. Nagpunla na po ulit ako ng bago. Dahil nga po, ang sitaw, ilang months lang din yung tinatagal niya. Pero marami na rin akong na-harvest na bunga sa kanya. Ito po yung mga
mga napagulang ko na mga bunga ng sitaw. Ito at ito na rin po yung mga nakuha kong bunga doon sa mga sitaw na pinagulang ko, yung mga bungang pinagulang ko. So ayan po guys, hindi lang din po iyan sa sitaw at sa okra, pwede rin tayo magpagulang sa mga talong, sa mga sili, para hindi na po tayo bibili ng mga buto natin. Tayo na lang po yung gumawa ng paraan na makakatipid po tayo kung saan hindi na po natin kailangan laging magpunta sa agriculture supply upang bumili ng mga buto. Kagaya naman po yung mga okra ay yung mga kangkong na yan, yung mga talbos na yan, tangkay-tangkay lang naman po yung kailangan itanim natin dyan. Magkakaroon na po tayo ng mga gulay-gulay natin. Kapag sila po ay nagsilaki, ayan na po, pwede na po natin gulayin. So, ganun din po dito sa mga buto na to. Malaking bagay po ito para sa atin. Ito lang po yung gusto kong i-share ngayon na kailangan natin maging wise sa lahat ng bagay at kailangan nating maging matipid. Magtipid tayo dahil sa pandemic. Kagaya ko po, madalas walang trabaho kasi MECQ, ECQ, nakakapagod na rin. Kaya ang ginagawa ko pag walang trabaho, nagtatanim-tanim ako ng mga gulay-gulay. So hindi lang po yon, nagpapagulang din po ako ng mga bunga para nang sa ganon ay maitanim ko sa susunod na pagtatanim. Magamit ko po ito. At ito na nga po ay nagamit ko. Nagtanim na nga po ako ng mga bagong sitaw at okra. So, ito lang po guys yung gusto kong ibahagi sa inyo ngayon na kailangan nating maging wise sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Lalong-lalo na po tayo bilang isang container gardener, yung mga nagtatanim dyan na mami at daddy, na nakatanim lang po sa mga container, maging wise po tayo guys. Kasi sa panahon ngayon, tumataas lahat ng bilihin. So, kailangan maging wise tayo para nang sa ganun, mapakinabangan din ng ating pamilya ang pagiging wise natin. So, iyon po sa mga bagong viewers ko po. Baka po pwede pakisubscribe nyo po ang channel ko. Pakisubscribe nyo po kasi po alam ko naman na sa bawat sinishare ko ay may natututunan naman po kayo sa mga binabahagi kong konting kaalaman. So ito lang po ang aking ibabahagi ngayon, ang mga butong pinagulang sa mga pananim natin. At sana po may natutunan po kayo sa aking binahagi ngayon at subukan nyo rin pong magpagulang ng mga halaman natin, yung mga bunga. Magpagulang din po kayo ng okra. Yung malapit na siyang tumanda, malapit nang mamatay yung okra, dun na kayo mag-start magpagulang. Yung hindi nyo na po, ibig sabihin ng mag-start magpagulang, hindi nyo na po kailangang pitasin yung okra na nasa puno. Pag marami na po kayo na harvest at alam nyo naman po na malapit nang tumanda yung okra, huwag nyo na po i-harvest yung mga huling bunga niya, yung mga huling bunga ng okra. Hayaan nyo na pong tumanda, hayaan nyo na pong matuyo dun mismo sa puno ng okra. Ganon din po sa sitaw. Pag alam po natin na malapit nang tumanda, malapit nang mamatay yung mga sitaw, yung mga huling bunga po niya, huwag nyo na pong kunin, hayaan nyo na po silang tumanda at matuyo doon po mismo sa puno ng mga sitaw. Gaya nga po nitong mga to, pinatuyo ko po itong mga to mismong sa puno na po. Natuyo na po sila, pinitas ko na lang po kasi gagamitin ko na nga upang magtanim ulit ako ng mga panibagong halaman. So, ito lang po guys yung gusto ko pong i-share sa inyo. Sana po ay may natutunan kayo ngayon sa aking video ang i-share sa inyo. Sa konting kaalaman na binahagi ko. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat at thank you po sa patuloy na panonood sa aking mga video. Magandang araw po ulit at maraming salamat. Bye!